So ayan mga kabis ha, tapos na natin linisin si Rusi Rapid 150. Ayan. Habang nililinis ko siya mga kabis, ayan, may napansin lang ako sa kanya na kabis si Rapid 150. Anong gagawin ko? Papaliguan natin. Wala na pera, dos na lang to eh. Ayan, madungis na siya. Kaya lang mga kabis, may napansin lang ako dito ah, bago natin paliguan si Rusi Rapid 150. Ito, medyo ano siya. So, ayan, hindi kita. Ayan, yung mga terminal niya kasi mga kabis, walang ano, walang rubber cup or hindi naka-rubber cup. Kaya medyo nahilang ako pag nababasa siya. Pwede siyang magkaano. Yung circuit or si pupwedeng mabasa yan patukan ng tubig. Sige, bubuksan natin to. So, matanggalin natin itong harapan ni Rusi Rapid 150. Ayan, itignan natin yung nakapan ni Rusi Rapid 150. Ito na. So, kailangan atakin mo siya dito. Ayun. Ito yung mga sinasabi ko mga kabis. Kasi pag nababasa to, wala siyang rubber cup, hindi naka rubber cup, mga ganito. Hindi kagaya ng ganito yan. Kailangan naka ganito siya. Rubber cup ka, para kahit naka nabasa siya, hindi siya gano'ng pasukan ng tubig. Ayan mga kabis, ito yung sinasabi ko na rubber cup. Ang ganda sana kung nakaganto sila lahat. Ang ganto. Na kahit mabasa, kahit tumulan, hindi sila gahanong papasukin ng tubig. Papasukan ng tubig. Ayan. Ito yung charging port niya. Relay. Ito yung relay. Ito yung rectifier. Ayan. So, ito yung rectifier niya. Nandito dito na rin. Wala lang dito eh yung
CDI. Wala dito yung CDI niya. Baka nandun sa likod. Baka nasa ano. Nasa ilalim ng upuan. Kasi nandito lang ayan, yung rectifier. Ito yung nagkakarga sa battery. Tapos yung relay. Ayan, sa flasher relay. So, yung rectifier, yung CDI wala dito. Ayan lang ang daman niya dito sa nakapan ng mga kalis ni Rosie Rapid Rapid. Okay, babalik na natin para malinis na o mapaligyan na si Rosie Rapid 150. So ayan mga kabis ha, tapos na natin linisin si Rosie Rapid 150. Ayan. Habang nililinis ko siya mga kabis, ayan, may napansin lang ako sa kanya na gusto ko lang i-share sa inyo. At
para sa mga kukuha pa lang ng unit na to, o para sa mga meron na ring unit nito. Ayan, yung gwapo-gwapo na naman ni Rusi Rapid 150. So, ito lang mga kabis. Ito, ayan. Medyo maalog na siya. Na dati hindi naman. So, totoo nga yata yung sinabi rin ng isang vlogger na tumatama ito dito. Ayan. Kung nakikita nyo mga kabis, ayan. Merong gas-gas. Ibig sabihin, tumatama talaga itong tapalodo niya dito. Lalo na pag nalulubak. Kaya siguro medyo naging maalog siya. So, kailangan talaga siguro na bawasan ito. Ayan, kung ninyo nakikita mga kabis, yan, pwede naman siyang bawasan. Ito. Habang hindi pa uli ang lahat. To, naka-screw lang naman to mga kabis. Andito sa ilalim. Sinilip ko na. So, pwede siyang tanggalin. Pwede tanggalin to. Para umiksi siya at para hindi na siya tumama dito. Kasi, pag may karga ka, o mabigat ang karga mo, lalo na pag nalubak ka, yun, siguro ang dahilan kaya sumasabit siya dito, na pupwedeng mabali ito, kagaya nung pinakita sa atin nung isang vlogger din na nag-update din ng kanyang kusi. Yan. So yun lang mga kabis, at saka yun nga yung dito sa harapan niya, yung sinasabi ko sa inyo na yun yung walang rubber cup or cup rubber, kung ano man ang tawag doon. Yan, kapag kasi nababasa, posibleng pumasok yung tubig doon at mabasa yung wiring, pwede siyang magka short circuit. Ayan. Yun lang mga kabis. So far, okay naman po ang Rusi Rapid 150. Ayan. Service ko po siya, balikan. From Santa Rita, Capastarlac to Manila. Ayan. Sa Manila po kasi ako nagtatrabaho. At ang kanyang odometer ay ayan, nasa 2,123 na. Ayan lang mga kabis, at sana ay may na-share ako sa inyo regarding dito kay Rusi Rapid 150. Ayan, ang pogi. Wow.